Good morning mga kabukid! Ayan, samahan niyo po ako ngayon. Maglilipat ako ng alaga naming mga kalabaw at titignan din natin yung mga tanim namin na malagkit na mais at saka yung sitaw na string. Tara po! Ayan, ito po yung mga mangga dito sa bukid. Nagpapalabas na siya ng ayan, bulaklak. Naisprihan na po ito. Ayan mga kabukid oh. So sana hindi masira. Para may pangkain na naman tayo. Ayan mga kabukid, ang bulaklak ng ating mangga dito. Yan ang aming mga sitaw. Ang aming sitaw na Singapore. Dito tayo daan mga kabukid. Mamayang hapon, mag-harvest ulit tayo ng pambenta. Yan. Dami pang bulaklak, dami din bunga oh. Mayroon yung parte na maraming damo kasi hindi ko pa po tapos madamuhan. Ako siya, yan yung native na mais. May papakita ko sa inyo, inuumpisahan na din ang daga kainin yung bunga niyan. Sayang lang. Kasi masukal. Hindi naman kasi siya pwedeng isprihan ng herbicide kasi pati yung mais mamamatay. Ito tayo daan. Ayan, tuta po namin sumasama umiyak. Ayan mga kabukid. Ayan, may laman na po ito. Ayan po, oh, laman niya. Oh. Ayan, di ba? Hay! Dali ka na dito. Dali! Ayan mga kabukid oh, sabi ko sa inyo eh. Diba? Kinaina na ng daga. Halatang gutom na gutom po ngayon yung mga daga kasi talagang ano oh, halos wala na silang itira doon sa bunga ng mais. Pero dito sa parting walang gaanong damo, hindi naman nila ginagalaw. Doon lang sa parting madamo. Kaya nga mamaya, iiwi ko na lang yung mga alaga naming kalabaw. Kukunin ko na lang yung ano, yung mga kinainan ng daga. Tapos mayroon yung tinatawag sila dito, yung GP. Yun po yung mais na hindi na munga. Ayun, kukunin natin. Tulad nito, ito, hindi na naglaman yung bunga niya. GP po ang tawag nila dyan. Kunin natin yan, tapos papakain sa kalabaw. Tara, dito tayo sa dadaan sa aming mga tanim na malapit. Yan po yung tuta namin umiiyak kanina. Tara na! Ayan na mga kabukid, ang aming malagkit na mais. Nag-uumpisa na siyang maglaman. Ayan. Ayan. Nag-umpisa na siyang maglaman pero hindi pa pwedeng pangkain. Mura pa kasi yung butil niya. Ouch. Ayan, di ba? Ang lalaki ng bunga ng malagkit oh. Ito, gipi na to, mga kabukid. Wala siyang bunga. Aanihin natin yan. Tatanggalin natin at papakain sa kalabaw.
Ayun ang lalaki ng bunga ng malagkit. Ito, masarap yan sa malagkit na mais. Pag ginulay. Yan, dami. Daming talbos. Ito yung mga malagkit. Ang lalaki ng bunga niya, mga kabukid. Ito. May laman na po siya, pero hindi pa kasi pwedeng anihin na yung kwan. Kahit pang gulay, medyo alanganin pa siya. Ayan. Pag kami titingin ng ano, ng mais, kung may laman na, pinipisil namin. Ginaganyan-ganyan lang. Kapag malambot pa siya na pinisil mo, ibig sabihin, di pa gaano matigas yung bunga niya. Yung butil. Ayan. Di pa pwede. Ang lalaki ng bunga, mga kabukid. Sarap yan. Pang-ihaw, pang-nilaga. Pero syempre, ang unang-una dyan, pang-gulay. Ngayon naman, pupunta tayo dito sa tanim namin, string beans. String beans po namin, hindi namin napaakyat. Kaya nakikipag-agawan din kami sa ano, sa mga daga. Ayan yung mga mais. Dito tayo sa sitaw. Yung sitaw namin, tawag namin Imelda. Imelda po yung pangalan niya. Mga kabukid, yung sitaw namin Imelda, ang daming damo, ang daming trigo. Hindi kasi naharap pang ano, damuhan. Kaya tignan nyo naman, kapal ng damo. Kaya nakikipag-unahan din kami sa mga ano, sa mga daga. Ang dami sanang bulaklak, ang dami ding maliliit na bunga. Pero pag medyo nagkaroon na kasi siya ng buto, dinadali na siya ng daga. Ganito yung klase niya, mga kabukid. Ayan, ganito yung klase ng Imelda na sinasabi namin sitaw. Hindi siya yung sobrang haba. Kasi mayroon talaga yung sitaw na yung string na sobrang haba. Ito, hindi gaano. Ayan, ganyan lang siya kahaba. Tinataas ko. Kasi kapag hindi ko po tinaas yan, oh, wala na siyang buto. Pag ano, nasa baba. Ayan, daming bunga, oh. Ayan, mga bunga nyo. Ayan, dami. Pero hindi ko alam kung maaani ko pa yan. Ayan, ganito yung bunga nya. Ganyan. Ayan. Ito, oh. Ayan. Pag ano yan, kapag pinakyat po siya, ang ganda ng bunga niya, straight na straight. Parang nariban. Ito, tinanggal ko. Ayan. Yung kinaina ng daga. Wala na siyang buto. Ayan, maraming bulaklak, marami ding bunga, mga kabukid. Ito naman, mga kabukid, yung huli naming mais. Yellow corn po ito. Namamatay na yung damo kasi na-sprayan na. Pero ang problema, kailangan niya ng malakas na ulan para talagang tumalab ng husto yung abono. Kapag abono na ako dito, kaya lang ang problema, kulang yung tubig. Kasi wala na siyang malakas na ulan, hangin na lang dito mayroon sa amin. Natutumba na nga eh. Kasi dry na yung lupa. Pupunta na tayo, mga kabukid, dun sa labas. Dun saan namin sinusuga yung mga kalabaw. Kasi magpapainom pa ako sa sapa. Malakas ang hangin dito sa amin. Malakas ang hangin pero walang ulan. Kailangan na ng tubig yung aming tanim na mais. Isang beses na yung medyo malakas,
para tumalab yung abono na nilagay namin doon sa aming tanim na mais. Na yellow corn. Hindi pa yung sombrero ko, kaya tinanggal ko. Yan. Gubat na gubat dito sa amin. Mga alaga namin kalabaw, mga kabukid. Ayun yung isa. Nandun. Ayun, nakatago. Magpainom po muna tayo ng kalabaw. Ayan mga kabukid, nandito na tayo sa sapa kung saan kami nagpapainom ng mga kalabaw na alaga namin. Ayan. Ayan sila. Paiinumin natin sila bago natin isusuga ulit.